ano ba yung closure? Gusto kong matanong sa lalaki. Kasi meron akong ano, kaibigan, nagkahiwalay daw sila, isang kalahating taon nang nakakalipas, hiwalay na sila. Tapos tinanong ko siya, naka-move on ka na? Sabi niya, mga 80%. Sabi ko, bakit? Eh, antagal na, ba't 80% pa lang? Sabi niya, wala kasing closure. Ano ba yung closure, Vin? Para sa akin, di naman ako niniwala sa closure. Kahit anong closure na ibigay mo sa akin, kung mahal pa rin kita, anong closure na ibibigay mo? Uy, bakit ka nagagalit sa akin? Nagtanong lang naman ako. Nasagot ko. Ako ba humingi ng closure? Nagtatanong lang naman ang opinion nyo. Di naman ako para sa akin. Para sa akin ba yan? May closure naman na kami eh, no? Ano ba yung nasabi ko? Pasensya ka, nasabi ko. Hindi ako magkukwento eh. RK, ano yung closure? Ano ba yun? I guess kung parehas yung mahal yung isa't isa, halimbawa, nag-away kayo for some reason, sabi nyo, cool off, nag-break kayo or something, di na kayo nag-usap nun. Pero wala naman sigurong sinabing break na tayo. Parang ganun. So, kailangan magkaroon ng closure? Siguro, parang, oh, ito na ba, ano ba talaga? Separate ways na ba tayo? Sino ba ang nagbibigay ng closure, Victor? Parehas. So, tingin ko, kailangan ng closure para at least maintindihan ng isa't isa na, yun na, it's done, we're done na. And it's time to move on. Kailangan i-verbalize. Yes, yes. I think it's a sign of respect din. Kasi ang hirap nun, pag biglang nakita mo siya, may kasamang iba, di ba? At least, walang expectations na sa isa't isa. Kasi ako, ang feeling ko kasi, ang closure, that is something you give to yourself. That is not something you ask from someone else. Yes, yes. Kasi di ba, may mga tao talagang madamot eh. Ipagkakait nila sa'yo yan. Paano pag di nila binigay, di hindi ka makaka-move on? That is something you will have to give to yourself. Gandang gabi ka, pamilya! Magandang gabi, Yes! Magandang gabi at magandang maganda tayong lahat!